up mga Ron? It's on Adventures TV. At ngayon, ipapakita ko naman sa inyo as promised yung ating DIY live well. Ayan o. So, main components niya, main materials, ayan, cooler na 20 liters. Marami tayong modifications na ginawa dyan. Mamaya, i-explain ko sa inyo. Tapos, itong ating Atwood aerator pump. Ayan, setup niya. I-flash ko dyan sa screen yung details ng product na to. Tapos yung ating battery, ayan, 12 volts, bali dalawa na siya, para yung isa sa fish finder, yung isa para sa live well natin. Tara, i-walk through ko kayo sa setup ng aking DIY live well. So ayan ang ating water cooler, nagbutas ako dyan magkabilang gilid. Sa band ng kanan, yan ang ating water inlet. Bagyang mas mataas siya doon sa kabila. Sa kaliwa naman, yan ang ating water drain na extended palabas ng flexible hose. At nagdagdag pa ako dyan ng isa pang drain sa baba. Faucet type lang. I-explain ko sa inyo mamaya kung para saan yan. At para ma-maximize natin ang ating live well, nagdagdag ako dyan ng rod holder sa likod. Ayan, connected lang siya by screw. Make sure lang natin na maiksi yung screw para hindi umabot doon sa loob. Para mabutasan naman natin ang ating cooler, gumamit ako dyan ng 25 by 38 millimeters na holso. So pagkatapos nyong butasin, make sure lang na lagyan natin ng silicone or sealant para hindi tumagas yung tubig. Punta naman tayo dito sa ating Atwood aerator pump. Sa bandang baba, sa kanyang pump intake, naglagay ako dyan ng vinyl hose. Sa kanyang discharge side naman, yan yung transparent hose na kasama sa kit ng Atwood aerator pump. Make sure lang na katulad ng picture na pinakita ko kanina, yung aerator pump na kukunin nyo. Punta naman tayo sa wiring niya. Sa positive wire, naglagay ako dyan ng both type na switch. Make sure lang na properly connected siya at insulated. Sunod nyan, yung ating inline fuse holder na mayroong 3 amperes na fuse para sa safety ng ating wires para hindi uminit na posibleng pagmulan ng sunog. So nakabit lang siya sa ating 12 volts na battery. Alright, ikabit na natin yung ating battery. So ganyan ko lang siya na pinuposition sa likod. Install naman natin yung ating aerator pump. I-shoot lang natin yung vinyl hose dyan sa scupper hole. Bagyang in-extend ko lang yung haba ng ating vinyl hose kasi mamaya magte-test tayo kung paano gumagana yung ating live well. So ayan, naka-extend lang siya sa ilalim. Maglalagay ako dyan mamaya ng tubig para makita nyo kung paano siya mag-work. I-position naman natin yung ating cooler. Ginagawa ko dyan, tinatalian ko yan para hindi siya gumalaw or matumba kapag nagpi-fishing tayo. Ensure lang natin na maganda yung pagkakatali para well secured siya kapag nasa laot tayo. Ayan, di nagagalaw yan. Ikabit naman natin yung transparent hose na galing doon sa discharge ng ating pump. Yung mga fittings na yan pala mga kaon, kasama na yan doon sa box ng ating aerator pump na Atwood. So hindi nyo na po problemahin yan. Kasama na yung mga panghigpit na yan, yung tightening clip na yan. So yung mga nandun lang sa loob na fittings yung kailangan nyo bilhin sa mga shop. Check natin kung andar. Ayan o. Hindi siya advisable na i-on pag walang tubig kasi masisira yung pump. Alright? So ayan, functional test tayo. Test natin kung gumagana. Maglalagay ako ng tubig dito sa ilalim para sipsipin ng ating pump papunta dito sa live well, then out dito sa drain. Alright? Tara. Nakapag-setup na tayo ng tubig para matest natin kung paano gumagana yung ating live well. Punta tayo sa switch.
feature natin. Then, kailangan natin dito ng primer. Ayan, yung pinapump na yan. Para ma-start up natin yung pump, masumikip ng tubig. So, ayan, gumagana na siya. At ito lang natin siyang mapuno. Ang concept dito mga kaon is kailangan continuous yung flow ng tubig dyan sa ating tanke para continuous din yung supply ng oxygen para sa mga isdang nilalagay natin dyan para mabuhay sila, katulad yan yung mga talakitok na yan na ginagawa nating live bait. May option din dyan na pwede mong hinaan yung flow ng tubig and tatanggalin mo lang yan. Yung mga fittings na yan mga kaon, madali lang hanapin yan. May kita nyo at mabibili nyo yan sa mga hardware. Eh may kita natin kung saan napupunta yung excess water. So yan, mapupunta yan doon sa drain. So ganun lang kasimple kung paano gumagana yung ating DIY live well. Finally, explain ko naman sa inyo kung para saan yung maliit na drain na nilagay ko doon sa bantang ibaba. Pagkatapos natin mag-fishing at hindi na natin kailangan yung mga live bait, i-drain lang natin yung excess na tubig na nandoon sa tangke natin. Ayan. Nakadirekta siya sa scupper hole. So, hindi mababasa yung ating deck. Ang laking bagay niyan kasi magiging magaan yung kayak natin pa uwi. So, hindi tayo masyadong pagod. So ayan mga kon, ganyan lang kasimple at napakadali ng concept ng ating DIY live well. Ayan mga kon, sana na nakakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng DIY live well. Ito, mixed ideas yung mga napapanood ko sa YouTube saka yung mga tropa natin sa fishing. Yan, shout out Master Oli, Master Jeff, Master Oli. Abu Dhabi. Kung mayroon kayong mga alam na ibang setup na mas maganda, pwede nyo rin i-comment dyan sa baba. Nakatulong,